June, dalawang araw bago ang ikatlong State of the Nation address o SONA ni Pangulong Rodrigo Duterte, inilahad ng grupo ng mga consumer advocate ang anilay tunay na estado ng mga Pilipinong consumer. Ito ay sa usapang consumer forum sa Quezon City na pinangunahan ng grupong samahan at ugnayan ng mga consumer para sa ikauunlad ng bayan o suki, Water for the People Network, Ibon Foundation at matuwid na singil sa kuryente. Panawagan nila suspindihin ang pagpapatupad ng Tax Reform for Acceleration and Inclusion o Train Law. Sobra-sobra na raw kasi ang pasakit na idinulot ng Train Law sa mga consumer dahil daw sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Sa kanila unang pag-aaral, ang presyo ng mga gulay ay tumaas na ng mula 5 piso hanggang 10 piso. Ang presyo ng putas tumaas na hanggang 5 beses. Ang presyo naman ng karne, ng manok at baboy ay tumaas ng hanggang 30 pesos kada kilo. Dahil din umuno sa train law, tumaas din maging ang singil sa kuryente. Mula Pebrero hanggang Abril, ang singil na Meralco ay tumaas ng piso at 83 sentimo kada kilowatt hour. Ang masaklap, nag-anunsyo na raw ang Meralco ng panibagong dagdag singil sa buwang ito dahil naman sa pagtaas ng generation charge. Ang singil naman sa tubig, tumaas din dahil sa paghina ng halaga ng piso. Maging ang minimum na pasahe sa jeep, tumaas na rin sa 9 pesos at pinangangampahan na susunod na rin magtataasan ang pasahe maging sa mga bus at taxi. Para sa grupo, hindi sapat ang unconditional cash transfer na binibigay ng gobyerno sa 7 milyong mayroon na pamilya para maitsa ng epekto ng train law. Kasama sa mga nagsalita sa forum, sina dating Congressman Neri Colmenares at Teddy Cupino at Sunny Africa ng Ibon Foundation. June? Maraming salamat, Cecil Villarosa.